Hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Lynn para sa ating ika-118th day na ating share ng devotion video. And sobrang busog po tayo ngayon because nag-dinner tayo sa labas kasama ng ating mga amo sa kanilang kapatid. And ayan, sobrang blessed. May pasalubong sila galing sa Japan. Pagkatapos ay meron pang take-out na cookies at avocado. Thank you Lord sa buhay ng aking mga amo at sa kanilang mga kapamilya. And ayan, may isa din akong good news para sa bawat isa sa atin dahil yung kapatid natin na ating isinama sa prayer na naggagawa na din siya ng share ng devotion video through live ay meron siyang patotoo na mayroon nag-message sa kanya, tinawag siya bilang pastor and nag-aas ng prayer na ipag-pray ang kapatid na yun nang sa gayon ay maging maayos ang takbo ng kanyang buhay, diba? So thanks God and praise God because dahil sa ating ginagawa na pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay marami ang nagkakaroon ng mga kaliwanagan sa kanilang buhay. And dinedeclare na, diba, ang bawat isa, kahit hindi man pastor ang ating kapatid na yun, ngunit isa siyang patotoo na kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay na mula sa dating gender siya, ay naging isa siyang tunay na lalaki, diba? So, praise God sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay and magamit siya ni God lalo para magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. And ayan, meron din po tayong isang dapat i-include sa ating prayer dahil kakatapos na ibalita sa akin ng ating isa sa mabuting kapatid sa YouTube at sa Facebook na si May Anchua na nag-birthday noong June 25 na ang kanya daw asawa ay nagkaroon ng seizure at ito ay pumanaw, no, sa makabilang buhay na ngayon. And we pray na i-comfort siya ni God at ang kanyang pamilya sa naging pagkawala ng ama ng tahanan sa kanilang pamilya. And we pray that God will provide for every expenses na kakailanganin para sa pagpapalibing sa kanyang asawa and that God provide to them kahit wala na ang kanyang asawa, di ba? Yan kasi ang asawa niya ay mas nauna na stroke, na mild stroke kesa sa tatay ko. Pero si tatay, 9 days lang siya tumagal sa hospital. Pagkatapos ay binawian na siya ng buhay. But sabi ko nga, ang aking naging mensahe na lang sa ating kapatid na yun, or si Simean, is mapalad pa rin siya dahil for more than 2 years ay nakasama pa rin niya ang kanyang asawa. At syempre, kapag oras na para kunin ng Diyos ang buhay na ipinagkaloob sa atin, ay wala tayong magagawa kundi tanggapin ito sa ating kalooban. Alam kong mahirap at masakit, ngunit God is near to the brokenhearted. So, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon at purihin siya sa oras na ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami Panginoon at dumadalangin sa inyo Panginoon, nagpapasalamat at pinupuri inyong dakilang pangalan Panginoon. Salamat unang-una Panginoon sa aming trabaho, sa buhay ng mga employer namin, sa hininga at lakas na ipinagkaloob niyo sa amin upang mapagtagumpayan ang bawat araw Panginoon. At salamat Panginoon dahil nagiging kagamit-gamit at nakikita nating epektibo ang pagpapahayag at pagbubulay-bulay ng inyong salita Panginoon. Nang sa gayon ay mas marami pa Panginoon ang ma-inspire na maging bold Panginoon na ipahayag ang inyong salita sa pamamagitan ng kanilang mga social media Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na pagpalain niyo ang mga kapatid na ito Panginoon na ibinukas ang kanilang mga bibig Panginoon upang ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. At we pray, Lord God, na mas marami pa ang hihipuin ninyo ng mga puso, isip at kaluluwa, Panginoon, upang gawin ang inyong great commission na kagaya nito, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang panalangin ng pag-comfort, Panginoon, sa pamilya ni Sisi May Anchua, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sa pagpano na kanyang asawa, Panginoon, na inalagaan niya for how many years na ito ay na mild stroke, Panginoon. Pero dahil oras na po para kunin ninyo ang pinagkaloob na buhay sa kanya, Panginoon, we pray, Lord God, at naniniwala kami, Panginoon, na kasama niya na siya dyan sa kaharian, Panginoon, at nawa sa huling yugto ng kanyang buhay, Panginoon, ay nakahingi siya ng kapatawaran at tinanggap kayo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magagamitin nyo na paraan, Panginoon, ang mga ginagawa namin ito, Panginoon, na pagpapahayag, pagtulong, at pagpapakita ng support sa bawat isa, Panginoon, nang sa gayon sila din ay makakilala, tumanggap, at
kasalamatan ng tinapos na gawa ninyo anak na si Jesus sa krus na pagligtas sa aming kasalanan. Panginoon, kayo po ang mataas sa buhay ng bawat isa, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon. Salamat sa pakikipisan ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-i-intercede, Panginoon. Ano man ang hindi namin mabanggit na mga panalangin at secret petition, Panginoon, na ini-intercede niya sa inyo, Panginoon. Panatiliin niyo po ng bawat isa sa amin na nagpapakumbaba, Panginoon, at hindi namin ipagyabang kung anong mayroon kami sapagkat wala naman talaga kaming pag-aari, Panginoon, sapagkat ito ay mula sa inyo, Panginoon. Kaya pinupuri at tinatakila at pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, at kayong kumilos para sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isang makakapakinig at makakabasa ng aming sharing ng devotion na ito. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:40. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Dahil di ba pinapatahimik ka ng mga Pariseo, ang mga alagad ni Jesus dahil malakas ang pagsigaw at pupupuri ng mga ito. Sinagot daw ni Jesus ang pananaway na ginawa ng mga Pariseo sa mga nagpupuri sa kanya at sa Diyos. Dahil kapag tumahimik daw ang mga tao, ay ang mga bato daw ang sisigaw. Application, pinapakita na kung hindi ang mga tao ang magpupuri sa Diyos, kaya ng Diyos na pagsalitain at pasigawin kahit ang mga bato. Dahil ang Diyos ang may lika ng lahat, kaya walang imposible sa kanya kapag ginusto niya. Naghahanda si Jesus ng kaharian ng Diyos dito sa mundo na puno ng mga sumasampalataya at nagpupuri sa Diyos. Subalit para sa mga hindi nakakaunawa noon, gaya ng mga Pariseo, akala nila ay nag-iingay lang ang mga alagad at mga tao. Sabi nga na maipapakita natin ang pagmamahal natin sa isang tao, pamilya, leader, pastor, kaibigan o sikat na tao kung ito ay ating pinupuri. Madalas kasi na bukang bibig mo ang taong iyon dahil nga laman siya ng puso at isip mo. At kung ang Diyos at si Jesus ay mahal mo at naghahari sa iyo, isisigaw mo ito at magpupuri ka ng sobra. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba parang sasabihin ng iba, para imposible naman yun. Paano naman mapapagsalita ang bato? Bato nga, di ba? So, matigas ang bato. Kumbaga, parang kung iisipin nyo, walang buhay ang bato. Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos, di ba? Parang ito yung gagawin ko example sa inyo, di ba? Ang ginawa nga ng Diyos, di ba? Napakarami mahimala na ginawa ng Diyos na ito yung gagawin ko example sa inyo. Yung asno na sinakyan ni Balaam, kasi si Balak ay may masamang balak sa mga Israelita. Nais niya na sumpain ni Balaam ang mga Israelita. Pero, imbis na sumpa ang sabihin ni Balaam, ay tagumpay or mga blessings ang nabanggit ni Balaam. Dahil ang Diyos ay gumawa ng paraan, yung asno kasi ni Balaam, dahil pupunta nga siya para isumpa ang Israel, ay hinarang ng anghel ng Diyos, diba, na may daladalang tabak. Yung asno, umiiwas siya doon sa angel. Ito naman si Balaam, pinagpapaparusahan niya yung asno niya na bakit hindi dumadaan doon sa dapat daanan para isumpa ang mga Israelita, diba? And sa bandang huli, nagsalita na ang kanyang asno na meron kasing anghel sa daan. O, diba? Iisipin mo, diba, ang alam natin sa mga asno o kabayo, umaana, diba? Yung ganun-ganun lang. Hindi mo makakausap ng talagang sasabihin sa'yo na, yan, matigas kasi yung ulo mo, ganito, ganyan. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Kaya niyang pagsilatain kahit hayop na hindi nagsasalita sa'yo, diba? Kahit hayop o bato o bagay o bulaklak o halaman man yan, o kahit pader pa man yan, diba? Kapag ginusto ng Diyos na magsalita yun sa'yo para maunawaan mo or maintindihan mo yung pinapasabi niya sa'yo, kayang-kayang gawin ng Diyos yan, diba? So, sabi nga, with God, nothing is impossible, diba? So, ang tao kasi, pag walang pag-ibig sa puso niya, yung mga maririnig niya na pagpupuri sa ating Panginoon, ay parang akala niya ay ingay lamang, diba? Yung mga nag-iingay lang, ganyan. Pero kapag isang tao ay mayroong pag-ibig, pagmamahal at pagpupuri sa Diyos, hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na ipagsabi ito o isigaw, o ikanta, o isayaw ng kanyang katawan. Kumbaga, magkakaroon ng actions once you are overflowing with joy, overflowing with love,
flowing with thanksgiving for the Lord. Yun yung mangyayari sa iyo na talagang kahit sinong makilala mo, thanks God sa buhay na sa buhay mo kapatid, 'di ba? Magbabahagi ka sa kanya ng word of God, magbabahagi ka sa kanya ng salvation, magbabahagi ka sa kanya ng mga ginawa ng Diyos at bilang buhay na patotoo sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, 'di ba? So, sa Panginoon, walang imposible kahit sabi mong nasa pinakamahirap ka na o pinakamasaklap, pinakababa or pinaka-down na parte ng buhay mo. Pero ang Diyos, kayang-kayang baguhin ang sitwasyon sa isang iglap lamang, di ba? So, sa isang kisap mata mo, kayang-kaya parang sasabihin na iba, ay, magic yun. Imposible yun, di ba? Yung kumbaga, sa mga napapanood natin, sa mga magic, anlang, parang magic trick or sa mga kwento lang yun, makikita or maano. Ngunit kapag binasa po natin ang salita ng Diyos, napakaraming mga imposibleng bagay na nagawa ng ating Panginoon. Kagaya ng pagtawid ng mga Israelita, paano mahati at magkakaroon ng daan para sa mga tao ang dagat na pula, di ba? Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan na kayang makagawa noon, di ba? Paano nakalaya ang mga Israelita galing sa mga Ehipto? Dahil nagpadala ang ating Panginoon ng mga peste sa kanila dahil ayaw nilang palayain ang mga Israelita. At sa buhay din po natin, ganun ang ating Panginoong Diyos. Kung nais mong makalaya sa paglalasing or sa pagiging chismosa, sa pagiging makasalanan, sa pagiging magnanakaw, sa pagiging mamamatay tao, sa pagiging maninirang puri, o kahit ano pa man na nagiging dahilan para hindi ka lumapit at magtiwala sa ating Panginoong Diyos, laging may gagamitin na sitwasyon, tao, o bagay ang ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay ma-realize mo kung ano yung dapat mong baguhin at dapat mong isaayos sa buhay natin. Minsan mahirap, minsan masakit, kasi minsan ang Diyos may kukunin na mahal na mahal mo, may kukunin na gustong-gusto mo, may kukunin na pinaka-iingatan mo. Pero sabi nga, gaya sa pagdidisiplina ng isang magulang, kung kahit masaktan ang kanyang anak sa pamamagitan ng feelings and emotion, ay para matuto ito, ay titiisin ng ating Panginoon, di ba? Kagaya nga, nung ang ating Panginoong Yesus ay nakapako sa krus, kumbaga lahat ng kasalanan, eh sobrang galit ang ating Panginoong Diyos sa kasalanan, di ba? Na kumbaga itinalikot ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mukha sa ating Panginoong Yesus dahil na kay Jesus na ang lahat ng kasalanan ng mundo. Kumbaga ang kanyang mata na dating very pure, very walang bahid ng anong kasalanan, pero ang nakita ng ating Panginoong Diyos Ama sa nung mga oras na yun sa ating Panginoong Jesus ay ang kasalanan ng buong mundo. All together, lahat nasa katawan ng ating Panginoong Jesus. Pero nung tinapos at natapos na niya ang lahat, tetelestai, beautifully done, ay muli nang nagbalik ang pagtingin sa kanya ng ating Panginoong Diyos. And syempre, pinuri ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Yesus, na well done anak, very good anak, nagawa mo kung ano ang kalooban ko. Kaya ikaw ay maluwalhati na pwede nang bumalik sa kaharian natin, diba? So, ganun lang din ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ay, huwag nating intayin na masaktan pa tayo ng sobra bago natin maisip na ang Panginoong Diyos ay laging gagawa ng paraan para magbalik ka sa Kanya, magbalik loob ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, natawagin mo siya sa any sitwasyon ng buhay mo. And kapag nakamit mo na yung lahat ng iyong mga pinanalangin sa ating Panginoon, o hindi mo pa man nakakamit, pero ipinagpapasalamat mo na sa ating Panginoong Diyos, patuloy kang magpuri at nakilain siya at isigaw sa lahat at ipahayag sa lahat kung gano'ng kabuti ang Diyos sa ating buhay at gano'n niya tayo kamahal at gano'n niya ninanais na ang bawat isa sa atin ay maligtas. So, nawa pa may natutunan kayo sa ating share ng devotion video at let us all end up into closing prayer. Amin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na aming natutunan Panginoon
na maging kaligayahan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na purihin, dakilain ka, Panginoon, sapagkat sa lahat ng sitwasyon sa buhay namin, Panginoon, ay kasama namin kayo, Panginoon, maging sa mga pagkakataon, Panginoon, na pinakamahirap, pinakamasakit para sa amin, Panginoon, ngunit kayo ay laging nandyan, Panginoon, nakaagapay sa amin at binubuhat kami sa aming mga kabigatan, Panginoon, at kayo ang nagpapasan ng bigat ng aming mga suliranin at mga problema, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga leader ng aming bansa, Panginoon, at ang bansang Pilipinas, Panginoon, at sino man ang nagnanais, Panginoon, na ito'y wasakin o digmain, Panginoon, na hindi magtatagumpay, Panginoon. We pray for all the country, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan at pagpapatawaran sa bawat isa at pagkakaisa, Panginoon, at hindi niyo po hahayaan na mapahamak ang bawat tao na nasa bawat bansa, Panginoon. We pray, Lord God, para sa mga leader mula sa Pangulo, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, that let your wisdom be unto them, Panginoon. Give them salvation, Panginoon, kung hindi pa man po sila tumatanggap at nakakakilala sa inyo, Panginoon. At gayon, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga pastors, ng mga pari, Panginoon, mga tao, Panginoon, that is willing na ipahayag kayo ng salita at mabuting balita sa lahat ng tao at sa lahat ng dako, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain ng bawat isa at mga pamilya ng bawat isa, Panginoon. At lahat na may mga pinagdadaan ng pagsubok, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na meron itong solusyon, Panginoon, sapagkat kayo ay aming Abba Father, ang aming mahabagin at mapagmahal na Ama, Panginoon, na nais lamang na kami ay matuto at magbalik loob sa inyo, Panginoon, na hindi kami mawalay at malayo sa inyo, Panginoon. At lahat na may mga problemang pinansyal, Panginoon, sa trabaho man, sa mga amo, Panginoon, o mga negosyo ng bawat isa, Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon, upang hindi na mga ilangan na gumawa ng masama ang bawat isa, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang pusong marunong makontento, Panginoon, at magpasalamat sa kung ano ang aming natatanggap, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Gayunin po, Panginoon, ang mga may karamdaman o sakit, Panginoon, lahat ng uri ng sakit sa lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are our healer, Panginoon, na dahil sa mga latay at sugat ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, kami ay magaling na, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang pakikisalamuhan namin sa aming kapwa, Panginoon. Nawa ay lagi niyo po itong patibayin, Panginoon, na magkaroon kami ng puso, Panginoon, na handang makinig sa aming kapwa, Panginoon. At kung kinakailangan ng mga pagpapayo, pagtulong na pisikal, Panginoon, at pagtulong na espiritual o emosyonal, Panginoon, ay maibigay namin at maitulong namin sa aming kapwa at hindi namin ipagdamot, Panginoon. Dahil sabi nga sa inyo, Lord God, nothing is impossible, Panginoon, na kailangan na ang bawat isa sa amin ay nagpupuri at dinadakila kayo, Panginoon. Dahil kung wala ng taong sasampalataya at magpupuri sa inyo, Panginoon, ay mga bato ang gagawin niyong nagpupuri sa inyo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang puso ng bawat isa ay maging pusong bato, Panginoon. Bagkus ito po ay gawin ninyong malambot, Panginoon. Gaya ng puso ninyo, Panginoon, na maawain, mahabagin, Panginoon, mapagpatawad at mapagmahal, Panginoon, na anuman ang pagkakasala, anuman ang karumihan ng bawat isa, Panginoon, ay willing kami na tanggapin at yakapin sila, Panginoon, dahil sa pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming bawat mga pananalita, kilos o gawa, Panginoon, at aming iniisip at laman ng aming puso, Panginoon, ay kayo ang nagahari, Panginoon, nang sa gayon ito ay mag-shine, ito ay mag-overflow, Panginoon, nang sa gayon ay maibahagi namin sa bawat isa, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang salvation o kaligtasan sa bawat isa, Panginoon. Lead them into the right path, Panginoon, patungo sa inyong kaharian, Panginoon, at hindi sa habang buhay na pagkawasak at paghihirap, Panginoon, sa kaharian ng kasamaan, Panginoon. Kaya muli, ikaw po ang mapapurihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng hindi masukat na mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sambat dalangin sa aming tamis na pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.